Secretary Delvin Lorenzana, Secretary Arthur Tabaquero, General Ricardo Bisaya, Lieutenant General Eduardo Anyo, Major General Romeo Gan, Police Chief Superintendent Balfrey Tabian, the officials, men and women of the Armed Forces of the Philippines and Philippine National Police, fellow workers in government, my beloved countrymen. The commander can give the order of tikas pahinga. I just came from a briefing from your officers, and I am happy with the non-military and military efforts that you have given to the country, the Republic of the Philippines. I would like you to know that it is with gratitude that I thank you for the service that you have extended to the country. Meron tayong development sa ating bayan. I know that it is medyo resistant kayo to accept it because of the historical yung sakit. Maraming namatay sa inyo, pero marami rin namatay sa mga komunista. But as president, I have to seek peace for our country. Not only with the communist insurgency, but doon rin sa Muslim insurgency. Mahirap tanggapin na mukhang ang labas niyan is patawaran ng lahat. Alam ko medyo hindi madali tanggapin yan. But as a president and commander-in-chief, I have to think of the Republic of the Philippines and the whole of the people in this country. Hindi pwede na estudyante pa ako, pati hanggang ngayon, nagpapatayan. And we continue to lose men, good men, mga sundalo, pati police until now. Siguro, aywan ko kayong sa military, but kayong mga police. Walang official dito sa Republika who has defended you and took care of you nung mayor ako sa Davao. From the time that you are being charged up to the time performance of duty, that's what I'm telling you. Hanggang suspend kayo, hanggang mawalaan kayo ng trabaho, hanggang ma-reinstate kayo. I never allowed any police officer or the ordinary patrolman to go to prison for performing the duty. I would like to reiterate now that policy and to include the members of the Armed Forces of the Philippines na basta magtrabaho lang kayo in accordance with your mandate, wala kayong problema. Wala talaga kayong problema because I will be there. Sinabi ko sa SONA to be with you. I will protect you. And I will answer for the things that I ordered na gawin mo. Sinabi ko, ito yan, gawain mo yan. At ikay nakakaroon ng kaso, masabit ka, wala ka talagang problema. Forget about the problem because I will answer for you personally and officially. Una na tayo mag-usapan ng mga ordinary na hindi karapat-dapat ng gawin ng isang army o isang police. Because we are not here to oppress people. We are here to protect them. At yung mga sa labas sa trabaho, talagang sorry, wala akong pakialam. But dito sa ating kapakanan ng ating bayan, paasahan ninyo yan. At ako po'y nag-order ng increase of salaries. Beginning August, dahan-dahan na kayong makakuha ng incremental increases ninyo. Hindi ho po mabigyan niya. Hindi ho natin madali lahat yan. Alam ninyo that I went into the presidency, midstream. Ibig sabihin, nandiyan na yung budget which was prepared last year, and you know, there's not really much money to go around.
So I have to worry about the entire machinery of the Republic. I was not the one who program yung gastusin natin. And yung promise ko na ako, that was a campaign promise in my quest for the presidency, but hindi kasalingan sa budget. Yung ngayon, yung next year, then I can program the money properly. But I have insisted sa budget na it must be implemented now. So, magkakaroon ko ng incremental increases by the months as they go by. Until such time that I'd be able to make my promise to really dublado na yung sweldo nyo. Kayo lang talaga ang nauna because I know your sacrifice. Kaya ko mahal ang pulis kasi alam ko na mamatayan pati sundalo in the performance of duty. Kasi kumbaga gulo, kayo naghahanap ng gulo eh sa buhay ninyo. So eventually you go out to patrol the mountains, you go after the communists. Ayan, naghahanap ka talaga ng kamatayan dyan. And I know that because ako, I rose from the rank. At hindi naman ako na mamuliti ka, anak rin ako ng mahirap. And my father was also, in his time, a military man. So naintindihan ko yung lagay, laro ng panahon. Basta magtrabaho lang kayo, wala kayong dapat, do not worry. I will not abandon, baski to the last man, 11,000, 120, police. To the last man, protektado kayo. Hindi ko kayo pababayaan. At ito namang ating, we have to seek peace, not only with the communists. We have to insist on peace is even sa ating mga Moro na kapatid. So, gano'n rin. As I talk to the communists, I will talk to the MI, MN, and all the armed groups there. Hindi kasali ang Abu Sayyaf. I will not talk with criminal groups. Hindi dapat pag-usap. Only with those with an ideology. Total kasi hangarin nila. The reason why we treat them not really as a down to the ano na kalaban because kaya nga nag-rebuilding sila because they think that they can have a better life. Filipinos can have a better life under them, which is crazy. That's why you are fighting them. And hindi naman papaya because the constitutional mandate belongs to this government, not to them. Kaya yan tangang hindi pwede talagang pag-usapan. Pero yung mga kriminal, wala talaga. You have to destroy them. There's no other choice. There's no ideology. There's not a program of government for the people. There is not an alternative. Sige, kami ang ilagay kasi ito yung aming magandang paraan sa gobyerno. Nothing of the sort. So, itong mga those who would want to destroy the country, those who would want to destroy the next generation, nandiyan na sa boundary yung mga anak natin. Eh, mabata dyan. They are there. Kasi tayo, halfway kayo, middle age na. Some of you are in the 20s, but palabas na tayo. Kami palabas na talaga. We cannot hand over to the next generation ang problema ng droga kasi malawak. Before, I've said to your officers, I was a weeping boy sa Davao City. I was bruited about attack and criticize na nag-extrajudicial killing marami. Ang anil ko kasi, sinabi ko na nung naupo ako ng mayor, kayong mga hold-upper, kidnapper, lahat ng criminals at ang mga drugista, umalis kayo ng Davao kasi pag hindi, papatayin ko kayo. Ngayon, what's covered by TV and everything? Ngayon, anong order ko? Talagang papatayin ko kayo. Droga. Nung ako ang sinasabi ninyo, nakapokus lang ang kamera ng Pilipinas sa akin, yung hardliner na extrajudicial killer. I was criticized by the human rights until now sa Senado. Ay, hindi naman directly, but yung pa-off tangent na salita. Totoo yan. Huwag mo nang magdramahin dyan.
talagang papatayin kita itong druga. Kasi wala nang ginawa. Nung naging presidente ako, inipit ko na lahat. Hindi ko man alam kung ito kalawak. Nung inipit ko na lahat ng mga lahat sa gobyerno, lumabas na. So how many? 130? No. We are counting 150 now surrenderees na users. But a user is a poser. Pero na lang kung anak ka ni Ayala o ni Konsonghe o ni Gokongwe, pag nalulong ka sa droga, maghanap ka ng tao na isusuporta ng, sa bisyo mo. Then the other idiot will also contaminate. And this was has happened. PDEA said that we have 3 million. 2 years ago, came out with the statement that there are 3 million plus addicts. Ponder on it. Tulugan ninyo. Sleep on it. Isipin ninyo kung anong epekto ng bayan. I am not just telling the police to take a punitive police action. We have a crisis and we are facing a war. Pati si Niloso, pinakialam. Paano sabihin na, saan ang big fish? Pati ang Mexico, si Niloso, pumasok na dito, transshipment tayo. Ang problema is I cannot show the matrix to how. Where's the big fish? Bakit hanap pa mong hirap? Anaka, ang big fish dito sa ating papakita ko, blanco yan, hindi natin kilala. But we know that these guys are controlling. Where? From the outside. Tawagan lang sila, may digital camera. Zoom in mo sa yan, sa bandang Pandakan. O, may nakita ka dyan, dyan mo ibagsak. Pumunta sa isang kanto, lumabas ka dyan, may kutsi, kunin mo yung pera mo. What we have are the workers, yung mga trabahante, mga basurero, tawag natin, dilinggo ng PDEA, at ang mga yung tenyente lang nila. Wala tayo dito itong mga ulol na gago. Where's the big fish? Gusto mo? Punta ka ng China. Doon, hanapin ninyo. I wanted to talk to the ambassador. Naunahan lang kasi ako ng media. Nilabas nila ang gago to confront China. Sabi niya nila, muna magsasada. Unahin mo natin yung China. See? Ganong kalawak. Why cannot God? No, how do I fight the war? Hindi naman tayo pumunta doon makipag-away. We cannot go there to just declare war. Hindi nga tayo pwede dyan mag... Because it is not the correct... Hindi naman sabi takota, but it is not the correct move. We do not go into a violence fight as a war now. Because simply, it's not correct. We have to maintain the integrity of this republic. Kung magpasok sila, ibang istorya yan. For if just is a body of water, tinanggap naman ni Ramos yung commission to, di hanaya ati si Presidente kung Yesterday, Alunan, the former secretary of local governments, came to the office to report because he was recruited by the President. Alam mo, Secretary Alunan, as I have said to everybody, the President is, Ramos is comfortable with Alunan. So sabi ko, sige sir, salamat sa offer. And hayaan mo muna natin sila. Let Ramos navigate the course. Then maybe when the final talks are there, tapos kaharap na kami, then that will be time na para magpaprangkahan na tayo. This is our position. This is what we have. We will not go out of it. So we talk. So what is your position? Ganun po. At this time, it is not yet right to just come up with the, insist. Magulo yan eh. So we take the advice of the elders. President Arroyo said, caution. President Estrada said, restrain. Si President Aquino, ganun naman. But he won for us the case. So kaya ako nagsabi, maraming salamat po for giving us the ace card. It was he who filed. It was upon his instructions. So ako,
ano lang rin, because during my watch, ay, medyo dandahan lang ako dyan. I cannot be precipitate. Ah, sige, dahil mo sa init ng ulo, patay na. Your life is not something that I can just throw away. Pero ang message ko, just work. And the United States gave us $33 million. Yung nag-usap kami ni Kerry, just, I have 32. Andyan si Secretary sabi niya na ano, in front of everybody, pati si Esperon, si Delphine Lorenzana. You know, I'm here, but I'll give you $32 million. Now, it's available for your police. And, so gamitin ko yan exactly para sa'yo. Hindi doon na para inyo mawala. Iyan $33 million for security sa drugs and threats of terrorism. May pinakita si Secretary of Defense doon nagpunta ako sa Lahore, the ideal equipments. You will have it. Walang problema. You will have it. Bibilihin ko para sa inyo. The best armaments to fight the enemy. Ngayon, mag-issue ako ng warning sa komunista. I was informed just this before I came out na may inambos na apat na kapgo. Isang patay, tatlo yung sugatan. Kaya tinawagan ko yung Congressman nila sa left, kumusta, komunista rin yan, pati si Bebot, yung negotiator. Sabi ko, kausap ko yung Congressman, sabi ko, ano ba to? Are we into this truth or are we not? Sinabi ko sa kanila, give me an answer by tonight because pag tomorrow wala, tatanggalin kong balik tayo sa away. Kuya na gusto ninyo, if you do not honor and you kill a single soldier or a kapko, which is also, who is also a soldier of the Republic, eh sabi ko, kalimutan na natin to. Fight na lang. Sabi ko, I am demanding an explanation from the Communist Party of the Philippines. And just like us, kung nakasala kami dito, we punish our men and women nasa servisyo. Expect the same. And I demand an answer na kung sino yung nagkasala, they must be also put under disciplinary action. Otherwise, wala tayong pinag-usapan. That is my deal with them. So, itong, huwag kayong do not feel aggrieved na ano. I will not allow ganong infractions. We demand an action. Pero as kayong nagkasala, lalo na ano, investigation. So with the orders, I will be talking to the MIMN shortly. May ano na tayo. But in the meantime, yung focus ninyo, wala pa naman tayong ano, I have yet to order anyhow. Huwag muna yung i-focus yung komunista. But you're not supposed to go to the barracks and just idly there. There are many tasks, mandates, criminality. Yung itong mining. The rich people are abusing the generosity of the Filipino. Mga multinationals, pati yung mga oligarchs, they go there and destroy the land. Kaya gagamitin ko kayo to just put a stop. Hindi naman gera, wala naman itong... But there are just Filipinos na mataas who can get contracts. And ano kung ano mga kontrata hingin nun sa gobyerno, ibibigay because of corruption. O because of, okay, pare, tayo-tayo kasi ngayon. That will not happen during my watch. It would be a clean government. Kaya kung wala na akong drama, pag sinabi ni Defense Secretary Rod, kailangan, he's my friend, way, way back, he brought in the 2nd Ranger Battalion to my city. We are friends for so long a time. Kaya naghanap ako ng defense, sabi ko, si ano na lang. Siya lang rin nakilala ko yan. Yung magagandang lalaki dito rin sa noon, hindi ko naman kayo, sorry na lang. Pero kayong kaibigan tayo, okay. So sabi niya, kaya sabi ko, bilhin mo na. Wala lang, arte-arte niya. Maya-maya, idaan mo pa yan sa iyong opisina. Andiyan na naman yung corruption. Basta kung ano yung magaganda para sa inyo makukuha niyo. At I will be there to support you. I'll be your commander-in-chief. Wala kayong problema sa akin. Wala tayong problema.
Alam natin ang trabaho natin. Alam ninyo kung ano yung trabaho ninyo at paano gawin. The right way is always the way, only way for us to do it, including me. So, hindi na ako magtagal. Eh, maghabol ako ng sunset. Malungkot ako masyado kay wala ka kwenta yung trabaho ako hanggang gabi alas 3, sakay ako ng barbs, tapos magtrabaho, tulog, tapos gisingin ako kasi maglipad na kami. Okay ako dito kung magpaser-paser na lang. Pero kung sa Malacañang lang ako na maglibing kayo ng presidente sunod na taon, mamatay ako dyan sa Burdong. What is the cause of the... Hindi rin ako makalabas. I do not want to create traffic. Long before that you pass the place, naka-block yun. So yung buntot ng traffic, pag alis mo, lagawa na, then another confusion. I do not want to impose that to our people. So I am not available for any. Itong ganito kasi, helicopter man. Hindi man ako mag-traffic. So huwag kayo mag-practice-practice dyan sa ano, mga kahoy-kahoy. Baka pagdaan ko dyan, ako ang matamaan. Na, wala na kayong commander-in-chief. Patay. Hindi na magtagal. I said, I'd like to catch the next flight available. I want to go home. There's a pressing problem. But I'll be back on Sunday. Then I'd be spending the rest of the 10 days in Davao. But you are all invited. Perchance you be there, kasama mo, pamilya mo. Tawagan mo lang si Bong ako. Ako na ang bahala. Wala kayong problema. Basta military, okay yan. Walang problema. Wala ba silang problema doon? So, I will not take military any longer. I hope that you're all well. At kung yung mga problema, ganito ha. Kung ito atin-atin lang ito. Medyo ako kayo makinig niya. Alis ko. Kung may problema kayo, gaano kabigat? Alam ko gano'n yan eh. Minsan may magsakit, cancer, gano'n. You just go to your CEO. Sabihin mo, pakita ko kay Secretary or si Delphine. Then tawagan ako. Pag-usap tayo. May mga mabigat na problema. Yung mabigat lang. And it will come. Karamihan niya magkasakit, cancer, asawa, kailangan operasyon, heart. Do not, huwag na kayong, dito na lang, diretso sa commanding officer mo, pati pataas kay, madali lang, 3 minutes, dadating na sa akin, 5 minutes. And I will, mapulis, take care of you. Just do your duty, protect the people, make sure that the entire country is intact, and we will be happy. Sabay-sabay tayo. Maraming salamat po.